Dali. Pare, patay daw yung trini dun sa ano ah. Patay. Nabagsakan ng bakal. Sa site ng ating kumpanya, project, at kakababa lang natin ng gamit. So ito yung site namin hanggang Augusto matapos. So yan yung naibaba natin. So tara. Dali. Pare, patay daw yung trini dun sa ano ah. Patay. Nabagsakan ng bakal. Oh. Dun sa ano, trini nga, patay. Siguro, tanga-tanga. Bigyan, nabagsakan na, patay na. Ayaw kayo mag-ano kayo, baka arena, yun na. Nari ba nagpi-Facebook ka? Try mo. Kita mo dun. Filipino. Oh, patay nga. Nabagsakan ng ano. So, pabalik na tayo sa Kaisya mga kaburat, ano, sa kumpanya, at magkakarga tayo ulit. Panibagong karga para bukas. So, anyway, bukas, site tayo. Yung isang driver lang. Magdadala na ikakarga natin bukas kasi ngayon yasumi siya. So yun mga kaburat, ano? So nakiramay tayo sa kababayan nating Pilipino na
namatay. Napagsakan ng mga baka ng bakal daw. Ay, bagsak pa naman ng bakal. So ang masama lang yun mga kaburat, ano, yung Pinoy na yun, kararating lang. Wala pang 3 buwan yata. So hindi lang natin alam kung sino may kasalanan. Kasi sa Kakuba sila, sa Kaisa sila, ng fabricate yata ng dadalhin sa site nga. So hindi naman natin maiwasan, kahit sino naman, kahit anong trabaho mo, basta disgrasya ang darating sa'yo, talagang mapahama ka. So para maiwasan natin yung disgrasya, eh siyempre, bago tayo magtrabaho, isipin muna natin yung trabahuin natin at hindi natin kalimutan magdasal ng sa taas na kailangan ingatan niya tayo kasi wala naman tayong tawag niyan, purpose magtrabaho sa ibang bansa para naman sa pamilya natin. So ang tips ko lang sa inyo, yung mga nagtatrabaho dito sa Japan, kung may pamilya kayo dun sa Pilipinas, na konting problema lang, konting pag ano lang, pagdating sa trabaho, ipasantabi natin yung mga problema natin para maiwasan natin ang disgrasya. Eh, ako nga, minsan nga, pag may iniisip ako na malalim ng iniisip ko, lahat ng mga ano dito sa Japan, minsan hindi ko talaga maiwasan mag-iisip ng malalim. Kaya minsan yan, halimbawa yung kahit stoplight na, dire-diretso pa rin ako. Kalimutan ko yung site na papuntahan ko. Ayan. Yun talaga. So, mag-ingat lang tayo mga kaburat, lalo na dito sa Japan, parating na yung init at iba-iba ang panahon ngayon. So, nakiramay tayo sa lahat ng mga pamilya na iniwan ng kababayan nating Pilipino. So, nadali talaga. So kung ano, i-search nyo lang sa Facebook yung Ibarakikin yun mga kaburat, bagong dating lang yun. So yun ang mahirap, although babayaran ka sa kumpanya, kung madali ka, babayaran ka na naman. Kaso lang yung mga naulila, kawawa naman. So yun lang mga kaburat, at mag-ingat tayong lahat sa ating trabaho at ilagay natin sa isip bago tayo magtrabaho. At ipangsantabi muna natin yung mga problema natin sa Pilipinas. Eh, kawawa rin naman kung tayo madali. So hanggang dito na lang mga kaburat. And thanks for watching. God bless po sa inyong lahat. Bye! So mga kaburat, thanks for watching mga kaburat. At see you round 3 sa laban namin dito sa Japan mga Pilipino. So maraming salamat sa inyo. At abangan nyo 4, 5, 6 hanggang round 12 ito mga kaburat, matapos ang tag-init. So hanggang muli, hanggang sa muli. Bye!